Ang alam lang natin sa mga pusa ay malas sa loob ng napakahabang panahon. Pero dyan po tayo nagkakamali. Ang inaakala nating malas na pusa ay siya palang magbibigay sa atin ng limpak-limpak na swerte at salapi at lahat ng positibong enerhiya sa ating buhay at sa ating tahanan. Lalo na po ang mga itim na pusa na sinasabi ng marami na malas daw, pero nako, hindi po yan malas. Kapag may isang pusa na lumalagi sa bahay nyo, ay swerte po ang ibig sabihin yan. Kahit ang mga balahibo nito ay may dalang swerte, bigla ang swerte po yan. Kaya wag na wag po ninyo itong paaalisin o itataboy dahil para nyo na rin itinataboy ang swerteng kumakatok sa inyong pintuan. Ang dapat po ninyong gawin kung halimbawang may pusa nga pong lumalagi sa inyong bahay o sa garahe nyo ay pakainin siya. Huwag po ninyo siyang sasaktan o itataboy gaya ng mga taong walang alagang pusa. Nako, marami po akong kilalang ganyan na nananakit ng mga ligaw na pusa kapag pumupunta sa bahay nila. Itinataboy nila o kaya binabato ng kung ano-ano para lang mapaalis ang pusa sa kanila. Sinasabi ko po sa inyo, wala pong swerteng dadating sa mga ganitong klaseng tao kundi puro kamalasan at negatibong enerhiya po ang babalot sa kanila at sa tahanan nila dahil sa maling pakikitungo nila sa mga swerteng pusang gaya nito. Ngayon, kung meron nga pong palaging pumupunta at lumalagi sa inyo na pusa, pakainin po ninyo. Hindi nyo po sila kailangan kupkupin kung ayaw nyo, pero mainam po kung pakainin po ninyo sila dahil babalik po sa inyo ang mga mabuting ipinapakita ninyo sa kanya. Ang sabi nila, ang mga itim na pusa daw ay malas, pero hindi po. Kung sakaling itim na pusa ang lumagi sa inyo, pakainin nyo din po siya. O kahit anong kulay ng pusa, pero sinasabi na mainam kung may kulay itim na balahibo ito. Gaya ng mga puspin dito sa amin na pag-alagala lang at walang permanenteng tirahan. Ang kulay nila ay magkakahalong orange, white at black. May isa ding black at white at meron ding grayish color ang balahibo. Pinaniniwalaan po kasi na may malaking dulot o ambag ang mga kulay ng mga balahibo ng mga pusa sa swerteng dala nila sa isang tao. At isa pa po, mahalaga pong may mga pusa tayo sa bahay. Kahit hindi natin mismong alaga, maganda po kung hahayaan lang natin na lumalagi ang mga pusa sa ating bahay o kahit sa paligid-ligid lang, kasi po takot po ang mga bad spirits sa mga pusa. Lalo sa mga mata ng pusa, nako, inaitataboy ng mga pusa ang mga masasamang elemento sa bahay, kaya maganda pong may pusa sa bahay. Yan po ay isa sa mga spiritual gift ng pusa sa tao. Pagkatapos po, habang pinapakain nyo siya, pwede po kayong humiling sa pusang ito. Lahat po ng mga kagustuhan at kahilingan nyo ay pwede nyo pong ibulong sa kanya. At asahan po ninyo na matutupad ito agad-agad. Sa pamamagitan lang po yan ng pagpapakain sa pusang laging pumupunta sa inyo. Pero kung sa tingin nyo po ay kulang pa ito at parang natatagalan dumating ang swerte nyo, ang gagawin nyo lamang po ay kumuha ng isang yellow paper. Tandaan po ninyo, kailangan po ito ay yellow paper. Isang piraso lang po ang kailangan. Ngayon, ang gagawin po ay isusulat nyo ang buo ninyong pangalan, ang date kung kailan nyo ito isinulat, at ililista ninyo ang lahat ng mga kahilingan at kagustuhan ninyo na gusto nyong makuha o makamit. Isulat nyo po doon lahat na pagkatapos, lagyan po ninyo ng pirma sa bandang dulo sa ibaba. Ngayon, kung nagtataka kayo ano ang gagawin sa yellow paper na may mga kahilingan nyo, dito ngayon papasok ang kahalagahan ng mga balahibo ng pusa na binanggit ko sa unang part ng video na to. Una ay, pagmasdan po ninyo kung saan lumalagi ang mga pusa sa inyong bahay. Sigurado po kasi na may mga certain areas po sa bahay nyo o sa bakuran nyo kung saan tumatambay o natutulog ang pusang ito.
Ang gagawin nyo po ay kumuha kayo ng mga balahibo ng pusa at ilalagay o ipapatong nyo po ito sa yellow paper na sinulatan nyo kanina. Teka po ah, hindi nyo po kailangan bumunot ng balahibo ng pusa para makakuha nito. Kadalasan po ay kusa pong nahuhulog ang mga balahibo nila kaya hindi po kayo mahihirapan sa pagkuha. Ilalagay nyo po ang mga balahibong ito sa yellow paper at lulukutin. Pagkatapos po, sunugin nyo po ang yellow paper na ito na may mga kahilingan nyo kasama ng mga balahibo ng pusa. Susunugin nyo po ito sa silangang bahagi ng bahay nyo o sa bakuran nyo. Silangan po dapat o east sa Ingles. Kapag nagawa nyo na po ang lahat ng ito, patuloy nyo pa rin pong pakainin ang mga pusa lumalagi sa inyo. At magugulat na lamang po kayo isang araw na tupad na ang mga kahilingan at kagustuhan na isinulat nyo sa yellow paper kasama ng mga balahibo ng pusa. Pero isang paalala lang po na ito po ay para lamang sa mga naniniwala at wala pong garantiya na accurate ito sa lahat ng tao. Maari kasing may mga outside factors na pwedeng makapigil sa swerte na gustong pumasok sa inyo. Ayun lamang po, wag po sana ninyong kalimutang mag-iwan ng like, comment, share at subscribe para sa mas marami pang interesting videos.